Welcome back to my channel. So today, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong graduation look na to, perfect for graduating students this 2017. Unang-una, gusto kong sabihin sa inyo na congratulations kasi graduate na kayo. Sana ma-inspire kayo na gawin itong look na to. Syempre, most of us ayaw na magbayad for makeup artist and gusto na lang gawin yung sarili na lang makeup para sa graduation nila. And alam ko guys, yung graduation day is very special. Once in a lifetime lang yan. Matagal yung pinaghirapan bago kayo makaakyat dyan sa stage na yan. Kaya ayun, naging inspiration ko yung pinsan ko nag-graduate this May, yung mga classmates ko, mga friends ko, and schoolmates. Congratulations again guys. Tapos, yung mga products na gagamitin ko dito, sobrang mura lang. Makikita nyo kahit sa ang malls dito sa Philippines kasi most of the products, Filipino brands. Sana magustuhan nyo. Please don't forget to hit thumbs up if you like this video. And subscribe to my channel. If you have comments, suggestions, requests, or opinions, please leave it in the comment section below. So without further ado, let's get started. Sorry guys if hindi ko mapapakita sa inyo yung bare face ko ngayon since ang dami ko talagang pimple marks. But anyway, ito yung gagamitin ko na face primer. And then, this FS Concealer Stick in the shade Cashew as my foundation. Ayan, ilalagay ko lang siya all over my face. Bublend ko lang siya. Tapos kung gusto niyo pa ng more coverage, bigla patungan niyo lang ulit ng second layer tayo. Kasi may nakikita pa ako ng mga pimple marks. Ang dami talaga nito guys, after talaga ng OJT ko, nagkaroon ako ng maraming pimple, sobra. Tapos ngayon medyo naging okay-okay na rin yung skin ko kahit paano. Sobrang stress ako noon. Kasi nga, ang dami-dami niya. May time pa hindi ako makalabas kasi may ako, ang dami ka talagang pimples. Thank God, okay na siya. Basta blend it well. And then sa concealer, ang gagamitin ko naman is itong Careline. Ilalagay ko lang siya sa under eyes ng ganito. O sa forehead. And sa bridge ng nose. Tapos i-blend ko lang siya using the same brush that I used for foundation. I-blend ko lang siyang ganyan. Blend is the key. So, after ko maglagay ng concealer, isa-set ko siya with loose powder. I'm using Nichido loose powder. Ito siya. Yan. Tapos, gagamit ako ng sponge. Ganyan. And then, let's proceed to the brows. Ibabrush ko lang muna yung brows ko para matanggal yung mga powder or foundation na dumikit dito sa kilay ko. Tapos, para makita natin yung natural shape ng kilay. So, ayan. Then, ang gagamitin ko na pang kilay is itong Ever Bilena Precision Blender. Ayan. What I usually do is, di ba, ito yung pencil. Gagamitin ko yung spoolie ko, tapos igaganito ko siya para dito mapupunta yung product. So, ayan. Nilagay lang ako. And then, magsa-start ako sa ilalim. Para hindi rin masyadong... Kasi itong product na to, sobrang pigmented niya. Pag ginanon mo siya, diretso sa kilay mo, parang kinakalabasan niya mukhang tattoo, ganun. Kaya mas gusto ko yung ganito. Tapos, after dito sa bottom, proceed naman ako dito sa ibabaw. Pero hindi ko sinasaga dito. Dito ako nag-uumpisa. Ganyan. Para sa look na po, ayoko na masyadong pa-onflict yung kilay. So, medyo natural lang siya. Hindi masyadong... Tapos, yung natitira na product, ilalagay ko lang siya dito. I-fill in ko lang. And then brush.
upwards. Ayan, nalagyan ko na ng eyebrow pencil yung kilay ko. Tapos, ito optional lang. Kung gusto nyo, iset siya with powder, pwede naman. Pero kung hindi, you can leave it like this. Pero ngayon, ang gagawin ko, iseset ko siya using this FSI shadow in the shade Dark Caramel. Papatungan ko lang siya. Para medyo mag-bear ko siya ng konti. Para maset siya. And then, brush. And brush it. Always blend. Pataas. Gusto ko pataas kasi para may feathery effect siya. Ganyan. Mamaya ko na siya isa-set with brow mascara since may powder pa yung face ko. Mas gusto ko kasi na nagbe-bake na mas matagal yung powder para talagang plakado siya. Tapos, let's proceed to the eyeshadow. Ang gagamitin ko na eyeshadow are these Careline palette. Ang tagal na nito sa akin, guys. Sobrang tagal na. Pero, ayan, ano, ang dami-dami pa rin. And eyeshadow palette. Yan. Para sa eye primer, since wala akong eye primer, ang gagamitin ko is itong concealer. Pag naman wala kayong eye primer, pwede kayong gumamit ng concealer. And then, isa-set ko siya with the same powder, which is yung Michido Loose Powder. And the shade is Ivory Glow. Tapos yan, lalagay ko lang siya all over my lids. Tapos after nyan, gagamit ako ng transition color. Ang gagamitin ko is itong FS na eyeshadow in the shade Dark Caramel. Yung ginamit ko dun sa pag-set ng kilay ko. Ididip ko lang yung brush sa eyeshadow and then tap. Lalagay ko siya dito sa crease ko. Yung gusto ko kasi na look, simple lang. Ang next na gagawin ko is maglagay ng mas darker na eyeshadow. Ang gagamitin ko ay itong brown na to. Itong shade na to, ipag-mimix ko lang siya. And then, ilalagay ko siya dito sa crease. Ganyan. Tapos, ibigay natin later, guys. Ayan. Dagdagan lang ng dagdagan hanggang sa makuha niya yung desired na amount ng product. Blend ko lang para matanggal yung harsh edges. Then just blend everything out. Just blend. Tapos dito sa lids dito, ang ilalagay ko ay this shade, parang pearl. Lalagay ako ng same eyeshadow dito sa tear duct. And then, kukunin ko yung same eyeshadow brush. Biblend ko lang siya ng ganyan. Just blend everything out. Tapos, dito sa brow bone, maglalagay ako ng highlight. Ang gagamitin ko ay itong shade na to. White lang siya. Para ma-highlight ng brow bone. The dust off ko lang yung binake ko na powder. Then, isa-set ko na yung eyebrows ko using, gagamitin ko is itong eyebrow gel from Maybelline in the shade dark brown. So, ayan, ilalagay ko lang ganyan. Para ma-tame yung brows natin. Since ako, ang kapal ng kilay ko, mahaba talaga siya. After kong iset, maglalagay ako na eyeliner using Fashion 21 liquid eyeliner. Ayun guys, sobrang nipis lang ng eyeliner na ginagawa ko. Tapos, maliit na wing lang. Tapos, gusto ko maglagay ng brown dito para medyo buhay lang. Same eyeshadow ilalagay ko. Dito lang sa powder.
Nalagay na ako ng false eyelashes. Ang gagamitin ko is itong eyelashes na nabili ko sa Divisoria. Ilalagay ko to eyelash adhesive na galing sa Fashion 21. Then, ang gusto kong ginagawa is dito mag-start sa gitna, tapos dito sa loob, and then dito sa dulo. Ang ganda pala talaga nitong lashes na to. So, naidikit ko na yung false eyelashes ko. Ang dapat talaga guys, after mo maglagay ng false eyelashes, i-curl mo yung lashes together with the fake lashes para magdikit sila, maging parang natural. Eh, since nawawala curl lash ko, lalagyan ko ng mascara nang hindi na i-curl using an eyelash curler. So, ayan. Ang ganda pala talaga itong fake lashes na to. Parang very natural lang siya. Ganyan. Para magmukhang nakadikit talaga or pang hindi mahalata na fake lashes mo. Tapos, lower lash line. Ang ginamit ko pala na mascara is itong Fashion 21. After nyan, ang gagawin ko is magko-contour. Wala kasi akong pang-contour talaga. Ang gagamitin ko ay itong same eyeshadow. Pwede naman kasi siyang gamitin pang-contour eyeshadow. Tapos, ganun lang. I-dip kong ganyan and then tap. Para hindi sobrang daming product. Tapos, sa halos ng cheeks. Ganyan. Tap. Para paya tayo sa pictures. Diba? Yan naman gusto natin. Paya tola sa pictures. And then, ganyan. And then sa temples, parang number 3, ganyan. And then, forehead. Tingnan nyo guys yung difference pag may contour at walang contour, o diba? And then dito sa chin, ganyan. And then, pagtapos mag-contour blush, ang gagamitin ko na blush ay itong Shawil, ganyan. In the shade number 2, Tender Orange Sweet. Then dito lang. After ng blush, mag-highlight tayo. Pero wala kasi akong highlighter dito. Kaya ang gagamitin ko ay itong eyeshadow in the shade Vanilla Bean. From Sansan. Kung wala kayong highlighter, go na sa Sansan. Kaya lang hindi ko lang sure kung ano, kung available pa to sa mga Sansan, HBC stores. Yan. Diba guys? Plakado. Highlight, bomba. Yan. Dito lang sa high points. Tapos dito lang sa may bridge ng nose. Konting-konti lang. Cupid's bow. Yan. Then, after nyan, next and final is the lipstick. Linisin muna natin yung lips natin. Kasi minsan merong foundation. Pwedeng, kung bet nyo, pink lang. Ang ginagamit kong lipstick is from Ido in the shade Q. Q lang yung nakalagay sa kanya. Wala talaga siyang nail. Tatanggalin ko yung pagka-shine niya using a tissue. Tapos talagang ko, tatanggalin ko ulit yung shine. Konti-konti lang. And this is the final look. Sana nagustuhan nyo tong tutorial na to, guys. If you have comments, suggestions, or requests, please leave it in the comment section below. Thank you so much for watching and please don't forget to hit thumbs up if you like this video and please subscribe to my channel as well. And see you in my next one. Bye!